Was there a time na parang nagsisi ka na nakipaghiwalay ka kay Pao? Dumating lang sa point na parang hindi na masyado nagkakaintindihan. Yun na, nagdire-diretso na yun, tita. Simula nung kinasal ako, wala nang katapusan yung problema hanggang sa nakipaghiwalay ako. I felt that I needed to accept things as they were to be able to move forward in life. Nasasaktan din ako na nakikita kong nahihirapan din siya. Nahihirapan din ako. Isip mo ba na magkakabalikan tayo? Sabi niya, oo, talaga, paano mo nais? Hindi, alam ko lang na maghihiwalay kayo ng ex-husband mo. Sabi, bakit? Assuming basta alam ko lang, sabi ko. Ramdam niya. So, minanifest mo. No, no. Or ipinagdasal mo, baka Pao. Ganon. Hindi naman. Parang sabi lang niya sa akin. Hindi totoo. Parang ikaw ang kinagis ng tatay. Ano ang naging trato mo sa bata? If I get into a relationship again with her, the kid comes along. Alam ko na tuturing niya si Talang, tunay niyang anak. Alam niyo na gusto niyo magkabalikan. Actually, ang nagpakilala rin po kasi sa akin dun sa ex-husband ko, eh yung nagpakilala rin po sa kanya, sa akin. Kasalanan niya. But it was really not meant. Hindi naman po talaga intentional yun. Siyempre, diba tita, sa 2 years niyong pagsasama, hindi naman lalabas dyan lahat ng ugali ng kasama. Pero as the world would have it, ang destiny ko po pala talaga ay siya. Meron na naman siyang bagong ugali, meron na naman akong bagong ugali. Dahil syempre, nag-mature na siya, ako din. So, meron na naman kami mga bagong ipagsasamahin sa sarili namin. Modern na po yung mundo natin, pero traditional pa rin po dapat yung approach. Yes. Hindi ko na siya masyadong pinapansin kasi naiirita na ako sa kanya. So, hindi ako nakafocus sa kanya. Nakatingin ako sa family namin na parang titignan ko yung reaction. Naguguluhan ako eh. Hindi ako naniniwala sa destiny. I believe that you make your own destiny. Hi, I'm Paolo. I'm Katya. And we're inviting you to watch TikTok with Astro Amoyo every Friday, 12 noon. See you!